Hi guys! So, good afternoon. Today is Friday. Pasensya na sa background kasi maulan po sa labas. So, andito sa loob kami nagsasampay. So, guys, today is another video kasi yung last na upload ko is 2 weeks ago. And then, we will be talking about bakit ba maraming nagpapakamatay nowadays kasi ang dami kong nakikita sa Facebook, Instagram, and then very yung mga suicide ngayon, especially sa mga millennials. So I just want to discuss about ano ba yung mga dahilan kung bakit nagpapakamatay yung karamihang kabataan ngayon. Bakit hindi nila na-overcome yung struggles in life that they have, you know. So, if you want to know about that, guys, keep on watching. So, guys, una, ang nakikita ko kung bakit madaming nagpamatay nowadays, especially millennials, because masyadong mataas yung expectation ng mundo or ng society, masyadong mataas, especially lalo na lagi nilang nakikita through social media accounts. Masyadong malaki kasi yung impact talaga ng social media. For me, nararanasan ko kasi yon na maraming rants na nakikita ka sa Facebook, yung pag-stress ka na, and then pupunta ka pa sa Facebook, Instagram, Twitter, any social media platforms, and then makakabasa ka pa ng mas lalong makakapagpa-down sa'yo. So parang ang pakiramdam mo is sobrang down na down ka na, parang hindi ka, wala ka ng kakampi. Kasi sa social media, ang daming basher, diba? Ang daming nagbabash, alam mo yung hindi mo na minsan alam yung gagawin mo kasi kahit saan may mga basher. So, instead na makagain ka ng sympathy, ibabash ka pa ng tao kasi yung gantong ginagawa mo, ganyan, wherever. And then, yan talaga yung pinakamalaking impact, lalo na ngayon. Kasi, kaya ako minsan talaga, dati ma-Facebook ako, ma-Instagram, pero ngayon medyo binabawasan ko na kasi pag nakikita, pag nag-Facebook ako, mas lalo akong nag-i-stress, yun. Na iniiwasan ko muna yung mga social media, gano'n. Pangalawa is yung relatives nila, family nila, yung family, especially parents, siblings, parang pakiramdam niya is mas lalo siyang nagiging pabigat. Hindi, ayaw niyang mag-open up ng nararamdaman niya sa pamilya niya. Tapos, kasi ang feeling niya is i-judge siya ng pamilya niya. So, ngayon ang ending is sinasarili niya hanggat hindi niya na nakakaya. Kaya nag-i-end up sa pagpapakamatay. So, wala namang ibang, sa totoo lang talaga guys, wala namang ibang makakatulong sa inyo kundi yung family niyo. Walang masama mag-open up ng nararamdaman niyo as long as na hindi nyo na kaya, kailangan talaga mag-open up kayo kahit ano pang sabihin nila, kasi yung alam mo, yung pamilya mo is laging andyan naman talaga para sa'yo. And then kaya pakiramdam kasi nila, yung ibang parents naman kasi talaga is instead na pakinggan ka, mas lalo ka pa nilang sasabihan na kasi ganito ganyan, sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang gagawa ng ganyan, tapos ginawa mo pa. So ngayon parang ang ending sinisisi ka pa, kaya ang feeling mo is mas lalo ka, yung feeling mo tuloy, mas lalo ka nagiging pabigat. So ang ending sinasarili mo hanggat nagkakaroon ka na ng emotional breakdown, hanggang hindi mo na kayang isipin yung mga nangyayari sa iyo, kaya nagkukos siya ng pagpapakamatay. So, and then the third one is yung mga kaibigan mo din. Yung kaibigan, mga kaibigan mo, kaya pipiliin mo rin talaga yung mga kaibigan mo, makakasalamuha mo, kasi karamihan sa mga kaibigan mo is just pretending na kaibigan mo sila, pero
pag down na down ka na, instead na i-lift up ka nila, is mas lalo ka nilang dinadown or binubuli ka pa nila. So, yun lang guys, yun lang ang ano ko, ang mga nakikita kong dahilan kung bakit maraming nagpapakamatay sa panahon ngayon. Pero, alam mo, sa kung iisipin mo, is sobrang ano lang yung buhay, sobrang ano lang yung buhay, short lang yung buhay sa mundo. So, bakit mo sasayangin na sasayangin yung buhay mo na ayaw mo nang lumaban? Kasi sabi nga nila, 'di ba, yung mga hindi lumalaban is mga loser 'yon. So pag kinitil mo ba yung buhay mo, masasabi mong panalo ka na. So hindi pa rin, hindi mo pa rin. So hindi ko naman masisisi yung mga nakakaranas ng ganyan, kasi for me naranasan ko din 'yon. I've been in that kind of situation, depressed din, pero alam nyo guys, ang pinanghawakan ko lang talaga is si God and yung family ko, kasi they are always there to support me. And sana yung mga kabataan ngayon nakakaranas ng depression is huwag kayong mahihiyang mag-open up. I-accept nyo kung ano yung sasabihin sa inyo, kasi doon nyo marirealize kahit na nirerelto kayo, yung pakiramdam nyo hindi kayo pinapakinggan, pero nirerelto kayo para lang parealize sa inyo na ganito na yung ganto yung realidad, hindi nila gustong i-down ka, pero ito yung realidad ang nangyayari. Kasi ako ganun ako, yung depressed ako, ang pakiramdam ko is ayoko nang kinokontra ako dun sa mga sinasabi ko, ang gusto ko lang pakinggan ako, ayoko nila ako. Pero yung na-realize ko na kailangan din pala paminsan-minsan nire-relto ka para naman ma yung sarili mo is open up mo in a good way. Yung mga real talk sa'yo is huwag mong tingnan in a negative way, tingnan mo in a positive way. So, yun yung malaki makakatulong sa'yo para makaalis ka sa situation na kinakasadlakan mo. So, ayun lang guys. Yun lang yung gusto kong iparating. Kasi, ang dami kong nakikita sa mga social media na ganun, tumataas yung bilang ng mga kabataan na nagpapakamatay. Guys, sayang yung buhay nyo. Mas marami pang dumadanas ng malala kaysa sa inyo, pero never sila nagpakamatay. So isipin nyo na lang guys na ibig sabihin pinaparana sa inyo yan, kasi kaya nyo yan. Kasi sabi nga, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok kung hindi nyo kakayanin. So ibig sabihin, binigay sa iyo yung pagsubok na yan, ibig sabihin kakayanin mo. So keep on fighting guys, don't give up. So ayun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share para naman ma-open up yung iba na gustong na yung mga nasa depression. I've been there guys, kaya alam ko yung nararamdaman, alam ko yung pakiramdam. Hindi ko pa pwedeng i-discuss, pero sa mga previous video ko I think nasabi ko na kung bakit I've been in the depression situation. So ayun lang guys, kung gusto nyong panoorin yun, may video din ako kung bakit ako nakaranas ng mga ganito. So ayun lang guys, sana makatulong to sa mga nakakaranas ng mga depression. So thank you guys and keep on praying guys. Yun yung pinakang sandata natin na manalangin lagi. So ayun lang guys, thank you very much for watching guys, and please click subscribe on my YouTube. And then keep on watching, keep on sharing guys, and thank you very, very much for supporting my channel. Bye bye.